Good day mga kapobre! Ayan na po nagsalita ng babae sa likod ng viral video na Itlog Queen. Nasasaktan na daw sila sa mga bashers nila at di na daw sila nakakalabas ng bahay. Pati na ang pamilya nila ay apektado na. Kaya naman nanawagan sila kay Idol Raffy Tolpo na sana matulungan sila na manawagan sa publiko at sa mga bashers na tama na nasasaktan na sila. At balak din nilang magsampa ng kaso sa taong kumuha sa kanila ng video. Ayan po ay ating panuorin ang buong detalye. May track up dapat sa ubigay ni ang 7 buwang buntis na si Maricar Adriano, isa sa 6 na babaeng nag-trending dahil sa pamamakyaw ng ayuda sa community pantry sa Kapitolyo, Pasig noong Lunes ng hapon. Pero ipinagpaliban na niya ito dahil hiyang-hiya na raw siyang lumabas. Kahit saan daw kasi pumunta, mapapalengke o kalsada, pinagtitinginan daw sila at tinatawag na magnanakaw at patay gutom. Kaya naman dumulog na sa Barangay Kapitolyo si Maricar at ang 3 sa 5 kasamahan para ireklamo ang tricycle driver na kumuha ng cellphone video at nag-viral. Ayon kay Maricar, balak nilang magsampa ng kasong cyber libel laban sa tricycle driver. Sasampahan din po namin siya ng kaso kasi grabe nga ho yung nangyari sa amin damage, di ba? Na lahat ng aksahan, nagkaroon kami ng death threat, ganyan. Kaya namin siya ireklamo. Umaasa rin si Maricar na mapagharap ni Idol Raffy Tulfo ang kampo nila at ang organizer ng community pantry na si Carla Kioge dahil kahit anong pakiusap raw nila na magkita at mag-usap ay di raw sila pinapansin nito. Sana nawagan na rin po kay Raffy Tulfo, baka po pwede niya kami pag-usapin ni Carla personal, kaming dalawa, para makaharapan kaming dalawa. Ganun din siya sa amin, mag-public apologize din siya sa amin. Sobrang na kaming naapektuhan, lalo na ako. Pati mga anak ko maliliit, nagkaroon ng death threat. Matatanda ang nag-viral ang grupo ng mga magkakapitbahay matapos nilang simutin ang laman ng community pantry sa East Capitol Drive sa Kapitolyo. Paliwanag ni Maricar, nagpaalam raw sila sa barangay Tanod at itinanong pa raw nila kung ibinebenta ang mga nakahain na supply. Isang araw ang kapitbahay na si Feli Angeles na binigyan nila ng mga nakuha mula sa community pantry. Pagdating nila, inilapag nila rito yung mga daladala nila. Tapos, pinagbibigyan na nila kami. Git din ang isa sa mga kasama ni Maricar na kumuha ng ayuda, hindi sila magnanakaw. Siyempre po ma'am, naiyad na rin po kami. Ang dami na pong basher na yung kasama namin, dinadami yung mga anak, asawa. Hindi naman po dapat gawin yun. Paggawa ng kabutihan ay kusang ginagawa. May nakatingin o wala. Katulad ng ginawa nung Ann. Wala naman nakatingin sa kanya eh. Nakita lang yung ginawa niya at nakahawa siya ng kabutihan. Ito parang honesty community pantry, no? Ako, payo ko naman. Eh, kumuha lang ng sapat. Huwag natin dinadakma yung 2 tray ng itlog. Oh.